mumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Mapayapa, masagana ng umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. San man kayo naroon, anumanan yung ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Huwebes, 9 de Hulyo 2015. At syempre pa makakaagapay natin ang bukod tanging mutya ng People's Television Channel 4, ang atin po namang Miss Ara Perez. Miss Ara, good morning. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, of course, ang patuloy na kumukuti-kuti ta pang kanyang ningning na beauty ang ipinagmamalaki ng Kan. Of course, my co-anchor lady with a lipstick smile, Miss Vibs, good rainy morning. Good morning, Ka Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras na pag-ati ng mga pinakamainit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cansino Naganyaya, sama-sama tayo till 7 o'clock sa kabuuan ng ating Thursday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng mga paglilingkod na pambayan, ang pagtalastas at paghimay sa ilang mainit na issue at ang napapanahong usapin sa ating hapag ng talastasan sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Ang ating pong mga taga-subaybay nationwide, worldwide, patuloy na sumubaybay sa himpilang Radyo ng Bayan at sa lahat ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao at worldwide via streaming. Kaagapay natin ang People's Television Channel 4 at ang ating... Kaagapay rin po natin ang IBC Channel 13. Mapapanood niyo po kami dyan sa pamamagitan ng isang delay telecast mamayang alas 12 ng tanghali at online sa www.ptv.ph. Para po sa ating mga taga-subaybay na nais mag-participate sa ating talakayan, maaari po ninyong i-text ang inyong mga katanungan, kuro-kuro at komento sa line number 0922-358-2679. Huwag lamang pong kalimutan, please, ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, hindi po namin mababasa ni Vivian ang mga mensaheng walang pangalan at address. So, tuloy-tuloy na tayo, Vivs, at patuloy ang pagpatak ng ulan sa bubong ng bahay. Talaga naman terrible. Kahapon, malaking bahagi ng Metro Manila ang binaha. At ngayon naman, patuloy pa rin ang tigatik ng ulan. Kaya marami na namang mga suspension na ipinalabas. Mga kids, stay home. Narito na ang suspension. But before that, Vibs, puntahan na natin muna. Okay. Yes, bago yan. Ang lagay ng ating panahon sa mga oras na ito mula sa ating kasamang si April Enerio, live mula sa Pag-asa DOST. April, good morning. Yes, magandang umaga Pilipinas sa ating mga viewers at listeners. Narito na ang latest sa ating panahon. Sa ating localized weather update, kasalukuyang nakakaranas na pag-uulan ang ilang bahagi dito sa May Luzon. Ayon sa ipinalabas na yellow rainfall warning ng Pag-asa, umuulan po dito sa Metro Manila, Laguna, Bataan at Rizal kung saan posible po ang pagbaha sa mabababang lugar at malapit sa ilog. Inaasahan po magpapatuloy sa loob ng 3 oras ang mga pag-uulan na ito. Samantala, under orange rainfall alert naman ang Cavite. Ibig sabihin, may pagbanta na malubhang pagbaha sa mga susunod na oras. Patuloy na nagdadala na maulang panahon si Bagyong Falcon at ang habagat ngayong Huwebes. Alas 4 na madaling araw na mataan po ang center ng bagyo sa layong 885 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ngayon ang lakas ng hangin na 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot naman ng 160 kilometers per hour. Patuloy ang pagkilos ng bagyo pa west-northwest sa bilis na 20 kilometro kada oras. Ayon kay Pag-asa Weather Forecast
Forecaster Meno Mendoza, posibleng lumakas pa ang bagyo sa mga susunod na oras pagkat ito ay nasa karagatan. Ngunit mababa naman anya. Ito'y umabot ng Super Typhoon Category. Kapag napanatili po ni Bagyong Falcon ang current speed and direction, inaasahan itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Sa magiging lagay naman ng panahon ngayong Thursday, bagamat wala po nakataas na public storm warning signals, mapag-iibayo naman ni Bagyong Falcon ang hanging habagat na siya magdadala ng monsoon rains dito sa Metro Manila, mga rehiyon ng Ilocos, Cordilleras, Central Luzon, Calabarzon at Limaropa. Asahan naman ang paminsa-minsang pag-uulan sa natitirang bahagi ng Luzon, Western at Central Visayas. Makakaranas naman po ng partly cloudy to cloudy skies with isolated thunderstorms ang natitirang bahagi ng bansa. Sa balita, gale warning nakataas sa buong seaboards ng Luzon at Visayas. Ayon sa PAGASA, inaasahan po ang maalon hanggang sa napakaalon na kondisyon ng karagatan at malalakas na hangin sanhi na pag-iibayo ni Typhoon Falcon at Severe Tropical Storm Binfa sa Southwest Monsoon. Ngayon, i-check naman natin ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Simulan po natin dito sa May Luzon. Ang Baguio City ay may 15 to 19 degrees Celsius habang maglalaro ang temperatura sa pagitan ng 25 to 31 degrees Celsius sa may Puerto Princesa. Punta naman tayo sa may Visayas, ang Iloilo at Bacolod ay parehong may 26 to 30 degrees Celsius, ganun din sa may Metro Cebu, habang ang Tacloban ay may 20 to 33 degrees Celsius. At finally, dito sa may Mindanao, inaasahan po ang temperatura sa pagitan ng 24 to 33 degrees Celsius sa may Zamboanga City, habang 24 to 35 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro. Sa iba pang detalye, gaano nga ba karaming pag-uulan ang naranasan sa bansa kahapon? Narito ang top 3 highest rainfall amount recorded nitong Miyerkules. Ayon sa PAGASA, pinakamarami po ang nai-record dito sa may Iba, Zambales na may ulan na umabot ng 88 mm. 74 mm naman ang nai-record sa may Tanay, Rizal. At parehong 71 mm po ang rainfall amount na nai-record sa may Ambulong, Batangas at dito sa may Science Garden, Quezon City. Ating marami pong walang pasok ngayong araw para sa mga kailangan naman magtrabaho, magdala po ng anumang panangga sa ulan at syempre mag-monitor ng weather updates na hatid sa inyo ng Panahon TV. At yan ang latest mula dito sa PAGASA. Para sa Radyo Bisyon, ako po ang inyong Weather Girl April Enerio, media ng bayan. April, sa ngayon ba mayroon ka ng o mayroon na ba tayong namamataan na low pressure area na kasunod nitong Bagyong Falcon? Yes, Vivian. So ngayon, namomonitor natin na ito nga isang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayan po si Typhoon Nangka. So ngayon, napakalayo nito upang nga direct na makaapekto sa ating bansa. Okay, April. Naranas nating patuloy na pagulan. Talagang hatid dito ng habagat na hinahatak ni Falcon habang papalabas siya ng Philippine Area of Responsibility, April. Yes, tama ka, Ka Francis. Ito nga, bagyong Falcon nga po, nag-iibayo sa ating Southwest Monsoon hangin habagat na siya nagdadala naman ng pag-uulan sa malaking bahagi na bansa, particular na dito sa mga kanlurang bahagi ng Visayas at Luzon. No? At ayon po kay PAGASA Weather Forecaster Meno Mendoza, bagamat inaasahan natin na bukas lalabas ng ating Area of Responsibility itong si Bagyong Falcon, inaasahan pa rin ito nga mapag-iibayo ang habagat hanggang sa Sunday. No? So, posible tayo makaranas ng rainy weekend. Okay, thank you very much, April. Babes? Yes, maraming salamat, April Enerio, live mula sa PAGASA DOST. Samantala, mga kaibigan, kaugnayan no, nitong pagtama o pagdating po dito sa ating bansa ng Bagyong Falcon. At narito na po ang mga class suspensions dito sa Metro Manila. All levels po, public and private. Mm-hmm. Muntinlupa, Paranaque, Navotas, Marikina, Makati, Mandaluyong, Valenzuela, San Juan, Malabon, Taguig, Manila, Pasay, Pasig, Pateros, Quezon, Caloocan, at Las Piñas. Sa Region 4A naman po, walang pasok, all levels, public and private, sa Cavite, Laguna, Antipolo, Rizal, Lipa, Batangas, at
mga cities and provinces sa Batangas. Sa Region 3 naman po, Central Luzon, walang pasok sa Bulacan, San Jose, Bulacan, Bukawe, Malolos, Obando at Olongapo City, Zambales. Samantala, wala pong pasok pre-school to high school sa Ibaan, Batangas at Alitagtag, Batangas. Okay, ayan po ang mga lugar. Definitely suspendido na ang klase. O kaya yung mga bata, better stay home. 10 minuto, 35 segundo makalipas ang alas 6, ilarawan naman natin ang sitwasyon ng ating mga pangunahing lansangan within Metro Manila sa pamagitan po ng pagulat ng ating the one and only, only one, Julius Loverboy de Zamboron. Jules, good morning. Magandang umaga sa inyo, Francis at Vivian. Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Magandang umaga, Metro Manila. Naku, napakaulan po ha. Ngayon pong araw po ng Huwebes. Pero magkagayon man, silipin pa rin po natin ang pinakauling sitwasyon ng pangunahing kalsada sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA Pituazon sa lungsod po ng Quezon. Sa mga sandali pong ito ay nagiging maluwag pa naman po ang daloy ng ating sasakyan sa magkabilang lane po ng Pituazon area. Kung kayo man po ay tutungo po ng Makati o di kaya po babalik kayo ng area ng North Avenue. Samantala, yung ating po service road naman na daraanan po ng mga vehicles ay nagiging maluwag pa din naman hanggang sa mga sandaling ito ang daloy ng sasakyan. Lipat tayo ngayon sa may bahagi ng EDSA Ayala sa mga nagagaling pong motorista. Sa may area po na Makati CBD, sa sandali pong ito ay nagiging passable pa naman sa mga motorista ang bahagi po ng northbound lane para po sa inyo. At syempre doon naman po sa mga tutungo na po ng area ng South Luzon Expressway, daraan po kayo ng Ayala Underpass, ay nagiging passable pa naman na tuloy-tuloy ang daloy ng ating sasakyan. Gayun din po yung sa ibabaw, papasok po ng area ng Makati CBD. Sa bahagi naman po tayo ngayon ng C5 Green Meadows bilang alternatibong daan, nagkakaroon po lamang ng paghimpit patusakay natin dahil po sa pinapatupad ng stop and go signal dyan po sa may bahagi po ng... Pero sa ang kabuang sitwasyon po ay nagiging tuloy-tuloy pa naman at possible sa mga motorista ang kabilang lane po ng C5 Green Meadows. At panghuli po natin ang lungsod ng Maynila sa may area po ng Quirino Grandstand Ross Boulevard area. Magkabilang lane po, patungot palabas po ng area po ng lungsod ng Maynila ay nagiging maluwag pa naman hanggang sa mga sandaling ito ang nararanasang sitwasyon ng trapiko. Gayuman po ay galing po ng lungsod ng Parañaque o di kaya po ay patungo kayo ng area ng Maynila. Mga kaibigan, mag-ingat po tayo sa pagmamaneho dahil po napakatulas po ng ating po mga lansangan. Ngayon po halos suspendido na nga po ang mga klase sa Metro Manila. Kaya sa mga motorista po natin, nako, iingat-ingat para maiwasan po ang anumang aksidente. Yan muna ang pinakahuling report at tayo ngayon ay patungo nga ng area nga ng Southern Luzon para alamin din ang pinakahuling sitwasyon doon. Kasama ang aking cameraman na si Barry Yumol, Julius Zamboron, Media ng Bayan. Thank you very much, Julius Loverboy de Zamboron. Nagati sa ating orasan, 13 minutos, 33 segundos na makalipas ang alas 6. Verbs? Yes, narito na po ang mga pinakamainit na balita atin sa atin ni Ara Perez. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Bisyon. NDRRMC naka blue alert na habang pinaghahandaan ang pagpasok ng bagyong si Falcon sa bansa. Malacañang, muling pinaalalahanan ng publiko na mag-ingat at manatiling nakatutok sa mga weather updates. Pasig River Service kahapon sinuspindi dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. At tampok ang kwento ng iba't ibang lugar sa Metro Manila at buong bansa na nakaranas ng pagbaha at tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Siksik at mainit ang mga balita kasabay ng inyong almusal, kaya tutok na dito sa Radyo Bisyon, Media ng Bayan. Maraming salamat, Francis at Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Tutok dahil narito na ang mga balitang nakaalap ng Media ng Bayan. Naka-blue alert na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagpasok ng Bagyong Falcon sa bansa. Sa ngayon ay wala pang naitatala ang ahensya ng anumang insidente kaugnay ng bagong bagyo. Balitaan mo kami, Waywaya Makalma.
Wala pang naitatala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council na anumang insidente o aksidente mula nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Falcon. Ayon kay Romina Marasigan, mananatiling naka-blue alert status ang NDRRMC habang hindi pa nag-landfall ang bagyo sa bansa. Dahil dito, mga sasakyang pandagat na huwag muna maglayag dahil sa sama ng panahon. Inaasahan kasi na magtatagal hanggang weekend ang mararanasang pag-uulan. It will all depend kasi kung kamusta yung magiging mangyayari this weekend. No? Pero ang mahalaga talaga po ngayon, yung, lalo na po no, yung mga papalaot, lalo na po yung mga lilipad sa mga aeroplano, makipag-ugnayan po kayo sa mga shipping lines at saka po sa mga airlines nyo po ngayon. Dahil sa mga posibilidad nga po, dahil magiging masungit ang panahon, maaari po kasi magkaroon ng pagbabago sa mga scheduled flights po nila at saka scheduled travels. Para naman po sa nagla-land travel, ito naman po ay paalala rin sa ating mga kababayan kung may, yung mga lugar no, na maaari nyo puntahan ay nagbabaha. Napakahalaga po talaga, no, sa ating mga tahanan para po ay maging ligtas at panatag po ang ating mga pamilya. Samantala, nananatiling zero casualty sa bagyong Egay na umalis na sa bansa. Ngunit, bigla ang lumobo, ang halaga ng pinsala na iniwan nito. Sa infrastruktura ay umabot sa 143 million pesos ang naitalang pinsala. Habang sa agrikultura ay nasa 18 million pesos ang halagang nasirang mga pananim, irrigation at fisheries. Samantala, dahil sa sama ng panahon ay kinansela ni General Gregorio Katapang ang lahat ng kanyang farewell visits sa mga area at major service commands. Ngunit sa ngayon ay hindi pa kinakansela ng AFP ang static display at testimonial parade and review sa outgo. Chief of Staff. Sa darating na Biyernes, ang turnover command ceremony para sa 47th AFP Chief of Staff ng bansa. Pero siniguro ng AFP na may nakahanda itong Plan B kung saan isasagawang indoors ang seremonya at wala ng parada. Ito'y upang matiyak ang kapakanan ng mga sundalo at maihanda ang mga ito sa posibleng pagbibigay tulong sa mga apektado ng masamang panahon. Kinansel na rin ni Chief of Staff yung farewell visits niya. Today yung major services? Army ang panel. Today, Army. May mga Air Force Navy din. So yung tatlo po din ngayon dapat, kanselado rin po. Kinansel na niya. And the troops do not matter? They don't have a more urgent na mission nila, which is HADR. Which is more important. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Makal. Muli namang pinaalalahanan ng Malacanang ang publiko na mag-ingat at manatiling nakatutok sa weather updates. Ito ay kaugnay ng panahon ng tag-ulan sa bansa, partikular na ang pagpasok ng magkasunod na bagyong Egay at Falcon. Ang detalye mula sa ulat ni Elena Luna. Sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan, muling nagpaalala ang palasyo sa publiko na mag-ingat. Kasabay nito, tiniyak din ang palasyo na palagi ang nakamonitor ang gobyerno sa epekto ng mabigat na buhos ng ulan. We're very cognizant of the concerns of the our citizens. And that's why we will exert our earnest efforts to really make sure that we update you. Nasa kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan ang pagdedeklara ng suspensyon ng klase. Ngunit ang deklarasyon ng suspensyon ng trabaho, pati na rin ng mga klase, ay nanggagaling sa Malacanang sa bisa ng Memorandum Circular. We would only declare a suspension whenever there is a recommendation from the DOST. And so we will always rely on our scientists to and our weather forecasters to give us a recommendation. As you know, we only relay to the public the decision and the recommendation for by DOST. In any event, we will keep you updated for any weather conditions. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, mainam rin mag-monitor sa social media dahil ginagamit din nila itong paraan para ipagbigay alam ang anumang announcement. We're taking advantage of the different platforms to inform the public on the goings on the weather situation. So, ganun po. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. Suspindi naman ng Metropolitan Manila Development Authority ang operasyon ng Pasig River Ferry Service kahapon dahil sa masamang panahon. Ayon sa MMDA, ito ay kasunod ng abiso ng mga operator ng ferry system.
dulot na ng zero visibility ang malalakas na ulan sa ilang bahagi ng ilog. Ang naturang hakbang ay bilang pagtiyak sa kaligtasan ng mga pasahero ng Pasig River Ferry System. Samantala, sinuspindi na rin ng ahensya ang number coding scheme sa Metro Manila kahapon alauna ng hapon. Nalubog naman sa baha ang malaking bahagi ng Quezon City dahil sa walang tigil na pag-ulan bunsod ng hanging habagat. Bunsod nito, sapilitang inilikas ang mga residente kahapon dahil sa pag-apaw ng Tulyahan River matapos itaas ang red alert sa Lamesa Dam. Balitaan mo kami, Emil Carrion. Halos buong maghapon ay pasulyap-sulyap lang ang haring araw dulot ng tatlong sunod-sunod. Tuloy-tuloy ang naramdamang pag-ulan dito sa iba't ibang bahagi ng Lungsod Quezon. Sa pag-ikot ng PTV News Team sa bahagi ng Fairview, bahagi ng Commonwealth, bahagi ng Sabarte ay humupa na ang mga unang iniulat na may tubig baha. Bandang alas 10 ng umaga. Dito naman sa Payatas, Montalban, Antipolo, bahagi ng Marikina ay nananatiling makulimlim ang kalangitan. Todo ingat naman ang mga residente ng Payatas sa posibleng landslide. Dito ay nakatutok ang mga barangay officials ni Captain Manny Guarin para siguruhin na walang nasa danger zone at mga landslide prone areas. Si Ginang Jacinta Polinar, Tubong Bohol, 25 taon nang naninirahan sa bahaging ito ng Tulyahan River sa Tulyahan Bridge, Quezon City. Kaya naman sa pag-anunsyo ng posibleng pag-apaw ng Lamesa Dam ay naghanda na sila para sa forced evacuation. Sa edad niyang 61 anyos, hindi na niya mabilang anya ang dumaang bagyo sa kanyang bahay at ganun din sa kanyang buhay. Yung tubig dyan sa riprap, pag pumatong ka dyan sa riprap hanggang dito na sa hano, hanggang kita. Pagkano po ba yung upa niyo riyan? Kaming upa, nakitira lang po kami. Kasi nagtiis nga lang kami kasi kulang nga din naman pag mangupahan pa kami. Kulang din ang sahod, ang kita. Kagyat namang umaksyon ang mga lokal na pamahalaan para maabisuhan ang mga matatamaan ng baha. Pero para kay Ginang Jacinta, panibagong pag-asa ang nakikita niya sa administrasyon ni Pangulong Aquino. Yung narinig man ni Pangulong Aquino, sana matulungan naman kami sa aming paghihirap dito. Kahit na ganito lang namin, tiniit namin para lang makakaraos kami sa araw-araw. Sana po yung may hinihili na relocation, sana malapit man lang kasi sa trabaho ng mga bata, hindi sila mahirapan dahil katulad ko, binibigyan nila ako ng gamot. Kulang yung minimum nila, kulang pa kasi may mga anak. Kagyat ding sinagawa sa Quezon City Hall ang Disaster Response Seminar bilang paghahanda sa anumang pwede pang idulot ng pag-aalboruto ng panahon. Ito rin ay pagtalima sa panawag ni Pangulong Aquino na maging mapagbantay, maingat at handa sa mga panahon na tulad nitong tag-ulan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carrion. Yan na po muna mga ulat para sa sandaling ito. Balik na sa inyo, Francis at Vivian. Maraming salamat, Ara Perez. 23 minutos, 33 segundos makalipas ang alas 6. Miss Viv, sa unang aparador ng Message Center, please open. Maganda umaga sa iyo, Ka Francis at Ma'am. Babatiin ko lang ang Buendia family dito sa Maynila, lalo na si Jobel Buendia na malapit nang mag-birthday. Ang pagbate mula kay Obet ng Rawis, Canaved, Eastern Samar. Good morning, guwapong ka Francis. Aba, thank and you. Miss Vivian. Pabati kay Nanay Angelita Pantoja, Kuya Florante, Regan, Tintin, Badette, Red Ryan. At pabati rin po kay Kuya Dick, Kuya Jigs, Ate Leonie at Tefe ng DWLC Lucena. It's me, Marvin Pantoja ng Calapan City. Good day, M. Sir, ma'am. Pag-greet ko po ng happy birthday si Junry Faelnar sa Caloocan, Manila. Ang nag-greet ay si Mama Linda. Happy birthday po. Happy Good birthday. Good morning, ma'am, sir. Greet ko lang din ng happy birthday si Crystal Rosales Juval N.E. from San Ramon, Southern Leyte. Happy birthday, Crystal. Okay, magandang umaga sa inyo. Vivian at Francis, kahit umuulan dito sa amin sa Bacolod, maganda pa rin ang umaga ko basta't makita ko lang si Miss Ara Perez sa Radio Vision, Alain Carmona ng Bacolod City. Wow!
Happy viewing kay Barangay Ruth Onyes at mga kagawad sina Joel Manuales, Jill Manuales, Helen Javines, Nenen Ilagan, Lina Leopardas, Emily Ruedas, mula kay Eli Antalyan, Barangay Lima, Rayon, Calbayog, Sete. Happy birthday today, Andrew Celis ng Libis, Baisa, Caloocan City. Pagbati mula sa kanyang asawang si Maria, mga anak na sina Dayday, Buyboy, Chloe, at galing kay Mama Ning at Papa Alex, Ate Linda, John John. Okay, happy birthday. Ba talaga naman, Andrew. Okay, umuulan pero birthday pa rin. Magandang umaga po, pagbati kina Nanay Presi ng happy birthday mula kay Jillian Blair Banyes ng Tarlac. Thank you very much. Happy, happy birthday to all of you out there celebrating your day today. 25 minutos, 35 segundos makalipas ang alas 6 sa unang sigwada ng ating Bayan Patrol Report. Puntaan na natin ang ating kasama mula sa Batanes. Nariyan si SP Ergonza. SP, magandang umaga. Konektado. Iligan na po. Okay, puntahan natin ang radyo ng Bayan Iligan with Biema Minyosa. Biema, maayong buntag. Konektado ka. Maayong buntag, opisyal nang nagkasundo ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Iligan at Department of Science and Technology Information and Communications Technology Office o DOST-ICTO para sa implementasyon ng Technology for Economic Development o Tech for Ed sa lungsod. Ito ay matapos na mapirmahan noong Martes, ikapito ng Hulyo, ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng dalawang panig, layunin ng Tech for Ed na magbigay ng pagsasanay sa information and communications technology sa mahihirap na sektor sa bansa upang madagdagan ang kanilang kaalaman, makapagtrabaho at mapabuti ang katayuan sa buhay. Nais ni Iligan City Acting Mayor Roderick Marzo na gawing libre ang training sa Tech for Ed. Umaasa si Marzo na maghahatid ng libu-libong trabaho ang Tech for Ed tulad ng website, IT and software development at iba pa. Ang Tech for Ed project ay bahagi ng plano ng gobyerno na gawing cyber education hubs ang buong bansa upang magiging abot kamay na ang technical vocational education and training sa buong bansa. Para sa Radyo Bisyon, Biema Minyosa, Iligan City, Media ng Bayan. Okay, thank you very much, Biema Minyosa. Balikan natin ang report mula sa Batanes. Nariyan si SP Ergonza. SP, maganda umaga. Kapian Tamupano Dios, Unahan ng Batanes Heritage Foundation Incorporated sa pakikipag-ugnayan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Environment and Natural Resources at ng National Commission on Indigenous Peoples. Ang isang pagtitipon na dinaluhan ng mga alkalde at vice-alkalde ng anim na bayan sa Batanes upang muling tingnan at pag-aralan ang kasalukuyang mga sinusunod o ginagawang mga at kung paano. Gayunin ang pulong ng Batanes Heritage, BFAR, NCINR, kasama ang mga opisyal ng Batanes, Batanes at hindi ang kasalukuyang nagkakaiba na sinusunod ang bawat ahensya na madalas ay ikinalilito ng taong bayan. Inaasahan na bago matapos ang taong 2015, ito ay naipaalam na sa bawat bayan sa Batanes ang nilalaman ng nabanggit na plano. Umaasa naman ang Batanes Heritage Foundation Incorporated, BFAR, DNR at NCIP na sa tulong ng senior advisor ng German Foundation na tumutulong sa Batanes ay masiguro na tama ang programa at proyekto ipinapatupad para sa kapakanan ng natural na kagandahan ng Batanes. Para sa Radyo Vision, SP Ergonza ng DWBT Batanes, Media ng Bayan. Salamat, SP Ergonza. 29 minutos, 9 segundos makalipas ang alas 6. Bigyan daan muna natin ang ilang paalala mula po sa inyong himpilan. And
30 minutos, 55 segundos na makalipas ang alas 6 at sa pagbagtas natin sa ikalawang bahagdan ng ating Thursday edition, narito na po ang ating pinagpipitagan ng panauhin, ang ating featured agency. So, Vebs, pakilala mo na please. Yes, kapiling po natin ngayong umaga mga kaibigan, ang hepe ng Commission on Human Rights, si Honorable Jose Luis Martin Chito Gascon. Magandang umaga po sa inyo, sir. Vivian, magandang umaga, Francis, sa kalakat ng nakikinig sa Radyo Bisyon. Siguraduhin nyo, huwag kayo masyadong mabasa sa isang maulan na araw. Okay. Salamat po at napaulakan nyo ang paanyaya ng ating Radyo Bisyon upang mailatag ninyo ang inyong mga prioridad sa pag-assume ninyo bilang bagong chairperson ng ating Commission on Human Rights, Chairperson Chito. Maraming salamat sa pagkakataon na makadaupalad kayo at mga mamamayan na nakikinig dito sa Radyo Bisyon. Okay, so ano-ano po ang mga ikangay aasahan pa rin ng ating mga tumitingala at kumikilala at gumagalang sa Commission on Human Rights sa ilalim ng inyong pangangasiwa, una sa lahat? Well, mahalaga po para sa mamaya na alamin na ang bawat isa ay merong mga karapatan. At ang pangunahing pakay po ng Commission on Human Rights ay ipaabot sa pinakamaraming mga tao kung ano-ano ang mga karapatan na ito. At kung may karapatan, meron mga responsibilidad naman ang ilang mga sangay ng pamahalaan na pangalagaan ang mga karapatan yon. So yun yung patuloy po natin na pipilit sa nakararami. At Francis, nagpapasalamat tayo kay Presidente Aquino sa pagkakataon binigay niya na mahirang po tayo bilang chairperson ng Commission on Human Rights at nabuo kaagad ang komisyon. Halos kasabay po ng paghirang sa akin ay mayroon na rin apat na komisyonado na nahirang na rin. Sila Commissioner Karen Dumpit, Commissioner Gwen Pimentel Gana, Commissioner Leia Armamento at si Commissioner Roberto Cadiz. So, lima na po kami at handa na po kaming maglingkod bayan itong pitong taon ng aming mandato. So, kailan po officially kayo naupo, chairperson? Nag-assume po ako noong June 18. So, wala po. June 18. Okay, Vips. Sir Chito, tatanong ko lang po, ano po yung mga kasong tutukan specifically po ano, ng inyong administration dito po sa CHR? Well, ang maraming kasong po pasok sa amin ay mga kasong patungkol sa tinatawag na civil and political rights. Mm-hmm. No? So, yung enforced disappearances. Enforced disappearances, extrajudicial killings, warrantless arrests, etc. Marami pong ganyan. At, pero ang Commission on Human Rights po pasok rin sa tinatawag na economic, social, and cultural rights. Mm-hmm. At ito pa naman yung mga usapin ng pabahay, hanap buhay at iba pa. Mm-hmm. Pero kailangan unawain ng mamaya na sa usapin ng parehong rights na 'yon, ang pakay po ng ano ng Commission on Human Rights ay maging sabihin natin katulong o katuwang ng mamayan sa pag-assist dito. Hindi po kami halimbawa may kapangyarihan mag-aresto. Mm-hmm. Hindi rin po kami may kapangyarihan mag-prosecute. Okay. So nakikipag-ugnayan po tayo sa mga law enforcement agencies at sa Department of Justice patungkol sa paglaban para sa mga karapatan na yan sa hukuman. Mm-hmm. So ang aming pakay talaga ay yung tingnan yung kabuuan na sitwasyon at sa kabuuan naman, marami pa rin tayong pinaglalaban ng mga karapatan, pero unti-unti naman nakikilala ito. Mm-hmm. So parang, will you po sa case build-up? Ganun po ba yan, sir? Normally, pagkausapin ng civil and political rights, mm-hmm. pagdating po sa amin, meron po kami mga investigador at mga abogadong nag-a-assist. Magsasabit po sila ng report at may rekomendasyon. Halimbawa, report o rekomendasyon na meron dapat na sampahang kaso. Ang mag-assume pa rin nito, of course, yung Department of Justice. No? Dahil yung Department of Justice, may tungkulin na sila magsampa ng mga kaso. Pero dahil sa meron ng investigation, meron ng legal assistance, kumbaga nasimulan na yung case reporting. At, at nakipag-ugnayan naman po kami doon. Ang malaking bahagi ng aming trabaho actually is yung preventive aspects. Yun. Okay. No, ibig sabihin nun, bago pa ang mga violations, naagapan mo na. Mm-hmm. So, yun naman ang malaking pakay po dyan ay education work. Mm-hmm. No? So, sino madalas ang sinasabi nag-violate ng human rights? Yung mga security forces, yung mga may hawak ng armas. Mm-hmm. So, isang malaki naming programa
ay yung pagpapaabot sa mga may hawak ng armas, sandatahan lakas at kapulisan na merong mga karapatan ang mga tao at dapat galangin ito. So, malaki na po yung ating programa ng Human Rights Education with the Security Forces. At sa pangayon ng ginagawa namin ay human rights education sa school system. Iyan, napakahalaga. So both sides, yung tinatawag nating supply side, yung mga dapat mangalaga ng karapatan side, yung mga dapat ipaglaban ito. On both sides po ang aming trabaho. Pero merong notion dito, Vibs at Chairperson, na kapag daw ang nasasaktan at nalalabag, ordinaryong mamamayan against men in uniform, human rights violation. Pero kapag ang nalalabag naman ay ang karapatan ng mga men in uniform, parang wala raw pong tag na human rights violation. Actually, ano yan? Mayroong ganong misconception. Yes. So, misconception po yun. Uh-huh. Dahil pag sinasabing human rights, actually, ang pagkahulagan yan ay ang bawat tao. Ay, meron karapatan. Nun. Uh-huh. So, ang aming gagawin sa komisyon, lalo pang palalimin itong na human all human rights for all, no? So halimbawa usapin ng pagprotesta, no? Yes. Di meron po tayong karapatan ng malaya at mapayapang magpahayag. Yes. So, yung tinatawag na right to peaceable assembly. Mm-hmm. Subalit yung right to peaceable assembly, hindi po kasama doon yung kumuha ka ng monoblock at ipanghambalos mo sa mga pulis, sapagkat hindi na po peaceable assembly yon. Uh-huh. Ang pangangalaga ng iyong karapatan, umaabot lang sa punto na hindi mo naman nilalabag ang karapatan ng iba. Ayun. Mm-hmm. No. Talagang maraming misconception dyan eh. That's right. Nangyayari yan eh. Mm-hmm. Kapag sila nasaktan, wala. Binibigyan naman sila ng abiso na maximum tolerance. Yeah. Kasi uh-huh. yun naman po ang tungkulin ng security forces. Yes. Dahil uh-huh. pangangalagaan nila ang batas. To the maximum. Dapat sa pangangalaga ng batas, hindi ka lumalabag sa batas. Ayun. Uh-huh. Sir Chito, kamusta naman po yung mga programa ng CHR para po sa proteksyon ng mga kababaihan at ng mga kabataan? Yun pa, isa pang priority programs po namin yan. Nagkaroon ng batas yung pagsulong ng mga karapatang kababaihan, at doon po sa batas na yun, sinabi ay ang CHR ang magiging gender ombudsman. Mm. Ang ibig po sabihin po ng gender ombudsman, okay, ay siya po ang magbabantay, siguraduhin na yung mga gender programs ng pamahalaan ay natututukan. Hindi nalalaman ng maraming tao na actually sa ngayon, meron pong mandato na 5% ng budget ng bawat ahensya. Mm-hmm. ay dapat inilalaan sa tinatag na Women and Development Programs. Mm-hmm. So, ang gagawin po ng CHR sa pamamagitan ng kanyang mandato bilang gender ombudsman ay paaalahanin ang lahat na dapat may programa para sa kababaihan. Meron rin po tayong Child Rights Center. Yes. At actually, marami pong mga lumalabas na mga kaso ng pag-aabuso sa mga kabataan. So nakikipag-ugnayan rin mga child-oriented agencies, so ang DSWD at mga child protection services, para ipaabot sa kanila yung umaabot po sa amin mga issue ng child abuse. How about for issues po ng LGBT community? Meron din po ba kayong mga programa para dyan? Ito po isang sabi nating area ng karapatan na nag-expand ngayon, no? Nakita ko si kasama Francis na napapangiti, ano? Importante rin yung pagsulong nito, kasi ang kanilang matingkad na problema itong particular na sector ng LGBT ay yung diskriminasyon. In fact, merong kasalukuyang batas na nakapanukala sa anti-discrimination law. Malayo pa po tayo sa naganap nung nakaraang linggo sa Estados Unidos, sinatawag na marriage equality. Yes, yes, yes. Yes. Hindi pa yan nakasalang sa usapin ng bansang ito. Subalit, ang nakasalang na po ay yung discrimination. Mm-hmm. Pangangalaga na kung ikaw man ay iba ang iyong kasarian, no, hindi ka babae o lalaki, bagkus ikaw ay bakla o lesbian, dapat meron ka ring mga karapatan na mamuhay ng mapayapa sa lipunan. Hindi at ba dapat tanggap walang na naman sila? Tanggap na po sila sa lipunan ginagalawan natin. Francis, ang pagtanggap nasa kultura, halimbawa, lahat naman tayo may mga kaibigan, pero right. pagka sa usapin,
sa usapin katatagan sa privacy at sa seguridad. Dahil alam nyo, marami pa rin tinatawag na hate crimes. Yung hate crimes po ay dahil sa ikaw ay bakla o lesbiano, ikaw ay tinatarget ng mga hindi tumatanggap doon. Ayun. Dahil may mga tao na hindi sa kanila tanggap yon at sinasaktan sila o hinaharas. Tapos hindi natin siniseryoso ang pagkilala noon at pag-prosecute ng mga ganyang mga lumalabag sa kanilang karapatan ng tinatawag natin equality, yung pagtanggap pantay-pantay. Na pantay-pantay na pagtingin sa lahat. Okay, meron akong iahabol, Vibs. Ito ay isa na namang ika nga hindi boss na kauna-unawa sa bawat mamamayan. Ano po? Yung human rights, naunawaan po ng lahat yan halos. Ngayon, siguro magandang mabigyan nyo rin ang kaukulang diin ang pagkakaiba ng human rights violation against the international humanitarian law na ipinatutupad na po sa ating bansa through the enabling law, sir. That's right. Actually, magkapatid yung dalawa yun. Yung human rights kasi ay mga standards, both international saka national, na nagaganap at pinapatupad panahon man ng kapayapaan. At kaguluhan. O kaguluhan. Yes. Okay. Ang international humanitarian law naman ay mga particular o dagdag na mga obligasyon. Yes. Nagkakaroon ng labanan militar. Aha. No? Arms conflict. Arms conflict, kung tawagin. At so, liban po sa human rights, pagka may armed conflict, may mga dagdag na mga obligasyon. Yun. Halimbawa, pagka isang combatant, yung may hawak na armas ay natamaan pero hindi napatay, wounded, pagka lalapitan mo at papatayin mo siya na halos... wala nang laban. Wala na siyang laban. Yan po ay paglabag ng international humanitarian law. Okay. No? Dahil ang tawag po sa mga ito ay non-combatant na. Oh, no? So, ang konsepto po ng international humanitarian pagprotekta sa tinatawag na non-combatants. Mm-hmm. So mga sibilyan, hindi naman kasama sa away, pero nandun sa area nila ang ano. Yes. Dapat hindi sila kasama sa labanan o sagupaan. Mm-hmm. No? Pero yung humanitarian law at ang human rights talaga magkaugnay yung dalawang yan. Dahil in a sense, yung human rights standards ang nagbibigay buhay sa konsepto ng pag-protect sa mga non-combatants. Mm. At meron lang mga karagdagang responsibilidad at concern kapag pinaiiral natin to sa mga lugar na merong mga hiduwaan at mga kaguluhan. That's right. At maraming lugar sa atin. Ayan, unfortunately, merong mga ganyan na sitwasyon, areas of armed conflict. So, liban po sa rights, meron rin pong standards of humanitarian law. Ayan. Mm. At ang dapat i-apply, siguro, yung mga mag-a-apply, yung mga concern agencies at mga NGOs o ano paman, dapat alam nila kung ano ang i-a-apply nila. Human rights violation ba o itong international humanitarian law? Okay, nakwento ko, na may seminars po kami sa security forces about human rights. Sinasabayan na rin namin ng humanitarian law. Mm. At nung pagpasok po namin, meron po kaming nalaman na merong international humanitarian law division ng aming ahensya. Ah, meron na. Okay. Pero ang tingin ko, dahil sa importante po ito, baka itataas namin yung level nito tulad ng sa child rights saka sa women rights. Meron na kaming child rights center saka women rights center. Ay magkakaroon po tayo ng IHL o International Humanitarian Law Center. Okay. Okay. Ako, magandang balita yan. Verbs, sige, go. So, Chito, may I just get your opinion on this? Kasi nauuso po ngayon, di po ba yung mga pagpo-post sa internet ng mga photos or videos po na nagpapakita po ng sexual violence or mayroon din po mga, halimbawa, pag pinapagalitan yung isang tao, nagiging subject ng bullying yung isa pong, yung tao po doon sa video. Is there also a human rights violation po in this photos and videos? Well, first, yung pagka pinag-uusapan natin, violence, no? Mm-hmm. All forms of violence results in a human rights violation. Mm-hmm. Dahil ang karahasan, whether it is physical, emotional, psychological, ay paglabag sa pagkilala ng dangal ng iba. Mm-hmm. No? So, opo, meron po tayong human rights violation context doon. Pero yung pangalawa, meron tayong tinatawag na right to privacy. Mm-hmm. So, at actually, meron na po tayong cybercrime law. Ayun. No? So, sa cybercrime law,
may mga obligasyon ng mga tao. So importante siguro ang mga mamaya na gumagamit ng social media ay aware rin po sila na meron silang obligasyon na sundan ito. Dahil kung nilalabag na nila ang karapatan ng ibang tao, to privacy, ay maaari silang maharap sa mga kaso. Mm-hmm. Pero yung liking or sharing is not a violation of this law, sir? Again, kailangan pangalaga, kung mayroon pong privacy rights involved, tapos nag-share ka, di naging bahagi ka na sa paglabag sa karapatan. Paglabag ng right to privacy. No? Pero yung liking, kasi minsan tayo, hindi natin, you know, may mga comments na dapat actually hindi nila like. Nilalike natin. So, kailangan rin siguro mas responsible tayo yun sa ating paggamit ng social media. Kasi talagang totoo naman siguro yun, Chairperson Chito at Vivian, na sa mga karapatan natin, merong kaakibat na responsibilidad yan. Hindi naman absolute. Wala namang absolute. Hindi po ba? Meron po, Francis, na tinatawag na absolute rights. Yung tinatawag na non-derogable rights. Kahit sa anumang sitwasyon, ay hindi pwede pong i-apply. Na hindi po pwedeng malabag. Halimbawa, the right to life. Ah, yes. Etc. Mayroon po tinatawag na non-derogable. Pero meron naman yung mga ibang karapatan na hindi absolute. In certain contexts or circumstances, yun, maganda na yung paliwanag. Pwedeng ma-limit but only for certain periods. Halimbawa, may disaster. Uh-huh. So obviously, pag panahon ng disaster, yung right to free to, let's say, peaceable assembly, yes, may limitation yon dahil kailangan mo pangalagaan ng safety. Hindi man sasabihin natin hindi ka na pwede mag-rally, pero may mga lugar at panahon para mag-rally sa gitna na isang crisis o disaster, di ba? So yun yung tinatawag na limitasyon. Pero yung core human rights in times of peace, in times of war, in times of good, in times of bad, lagi pong pinangangalagaan niyo. Ayan. Pero yung any act of harassment ay talagang human rights violation. Whether ang naharas ay babae o mga lalaki, siyempre. Dahil ang core po ng human rights ay dangal ng tao. Ang bawat tao may dangal, dapat kilalanin yung dangal na yon at protektahan sila. Okay. So, nako, napakarami ng natutunan ngayong araw na ito with the Chair Chito ng ating Commission on Human Rights. Sana pag may panahon, pwede po ba namin kayong maanyayahan mulit, bisitahin kami ni Vivian, sir? Basta Radyo Vision at nakakatawa naman ang ating pagdadapalat at pagbabahaginan. Basta isang tawag niyo lang, andyan na ako. Naku, salamat. Nakatataba ng puso. Umuulan man o hindi. Naku, come rain, come shine. Maraming salamat po. Bibs! Yes, nakapanayan po natin, mga kaibigan, ang Chairperson ng Commission on Human Rights, si Chairperson Chito Gascon. Maraming salamat po sa inyo, sir. Maraming salamat po. Okay, so 48 minutos, 58 segundos, makalipas ang alas 6, Bev, sa ating ikalawang sing provincial roundup, puntahan natin ang radyo ng Bayan Bon Talk with Donna Valio. Donna, na yung bagabigat kakabsat, konektado ka. Disaster Risk Reduction Management Council, magsasagawa ng earthquake drill, fire drill at tree planting ngayong Hulyo bilang paggunita sa National Disaster Consciousness Month. Ayon kay PDRRMC Consultant, retired Colonel Anacleto Tangilag, ang earthquake at fire drills ay kanilang isasagawa sa Mountain Province State Polytechnic College at Mountain Province General Comprehensive High School. Nanamagan din si Tangilag sa mga mamamayan dito na maging alerto ngayong panahon ng tag-ulan dahil halos lahat yan ng lalawigan ay delikado sa pagguho ng lupa. Nauna nang kinumpirma ng Mines and Geosciences Bureau na delikado sa pagguho ng lupa ang barangay Samuki, Gunugun, Tumat at Anlaw dito sa Bontok. Naka-alerto na rin ang PDRRMC ngayong tag-ulan at kung may bagyo na maaaring makaapekto sa lalawigan. Lahat ng bayan dito sa Mountain Province ay mayroon ng DRRMC at maging mga paaralan dito ay may School Disaster Risk Reduction Management Council. Para sa Radyo Vision, Donna Caris Valio mula dito sa DWFR Bontok Media ng Bayan. Thank you very much, Radyo ng Bayan Bontok. Puntahan naman natin ang ating kasama mula sa Hulo. Nariyan si Nashra Annie. Nashra, assalamualaikum, konektado. Magandang umaga.
May apat pang sugatan sa pagsabog noong Martes sa Holosulu sa loob ng 11 biktima ang patuloy na ginagamot sa Sulu Provincial Hospital. Nagtamo ng malaking sugat sa binti si Jimmy Boone, 52 years old. Yan naman ang sugat ni Hajilina Miswari, 39 years old, si Rubia Rabi, 24, at si JP Gigit, 9 years old, sa naparehong nasugatan sa kamay. Samantala, minor injury naman ang natamo ng 7 iba pang biktima sabog malapit sa Sulu Provincial Hospital sa Iscat Road, Asturias, Jolo, na kinilala sa pangalang Hassan Usani, 47 years old, Ibnu Abdulman, 33 years old, Ferdowsia Rajik, 24, Mary Boone, 33, asawa ni Jimmy Boone, Ruaina Mundi, 18 years old, Muhammad Gasim Alkimar, 6 years old, at si Rogelio Gitgit, 40 years old, tatay naman ni JP Gitgit. Base sa investigasyon ng Jolo Police Station, hindi tumama sa dumadaan na military vehicle ang hinagis na MK2 fragmentation grenade ng dalawang riding in tandem sa pulang single motorcycle. Salit na nahulog ito sa daan, siyang naging dahilan ng malakas na pagsabog na ikinasugat ng 11 mga nabanggit na biktima. Ayon kay Hajilina Miswari, watcher sa Sulu Provincial Hospital, palabas na siya ng gate ng nasabing ospital upang muling tinapay sa kalapit na bakery nang bigla siyang makarinig ng malakas na pagsabog na ikinasugat nito sa tiyan. Dali-dali siyang bumalik sa loob ng compound ng hospital at inalalayan na ng mga tao doon papasok ng emergency room. Agad din nakaresponde ang Jolo Police Station at Provincial Police Safety Company ng Sulu Provincial Police Office. Patuloy pa ang investigasyon ng nasabing insidente. Ops, nako, kumawala sa linya si Nashra Ani. Anyway, puntahan na natin ang ating radyo ng bayan. Ago. Yes, nariyan si Charity Frianeza. Charity, naimbaga bigat, konektado ka. Bigat, kasama ng Vivian at kasama ng Francis. Nagbuwas ang pasasalamat ni Office of Civil Defense Region 1 Director Melchito Castro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng La Union dahil pinakita nilang kahandaan sa rescue operation noong kasagsagan ng Bagyong Egay noong araw ng Linggo, kung saan libo-libong kababayan natin dito sa lalawigan ang naapektuhan dahil sa tubig baha na dulot ng walang patid na pag-ulan na dala ng bagyo. Sa panayam, sinabi ni Director Castro, iban sa PDRRMC ay naging maayos ang koordinasyon ng lahat ng frontline agencies. Sa bilang dito ang PNP, Philippine Coast Guard, Philippine Navy, La Union Rescue Team, Bureau of Fire Protection at iyong pang volunteer group upang sagutin ang mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong, partikular sa mga na-stranded sa baha. Ipinakita lamang anya ng mga responsabling ahensya ng gobyerno ang kanilang husay at kapabilidad sa pagsugon at pagganap sa kanilang tungkulin kaya naitala ang zero casualty sa lalawigan. Samantala, ipinahayag naman ni DSWD Region 1 Director Marcelo Nicomedes Castillo na patuloy ang kanilang koordinasyon sa PDRRMC para sa pamahagi ng relief of ngayon din para sa paghahanda ng project proposal sa pagpapatupad ng Castro Work Project upang maisaayos ang mga nasirang bahay o anumang istruktura na nangangailangan ng rehabilitasyon. Para sa Radyo Edisyon, Charity Frianeza, La Union, Media ng Bayan. Maraming salamat, Charity Frianeza. 54 minutos, 44 segundos makalipas ang alas 6, Bebs. Yes, puntahan na natin dyan sa PTV Telestudio si Ara Perez para sa karagdag mga balita. Maraming salamat, Francis at Vivian. Maging nga ang bahagi ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela ay dumanas ng malakas na pag-ulan. Kaya naman, lamang kahapon ay nag-anunsyo na ng suspensyon ng klase sa mga paaralan. Balitaan mo kami, Joseph Parafina. Dahil sa mga pabugso-bugsong ulan, lumubog ang ilang bahagi ng Camanava area. Naadaanan namin ng mga barangay tulad halimbawa ng Putrero, Tugatog, at iba pa mga mabababang lugar na nagmimistulang dagat na dahil sa taas din ng tubig, habang taas-baba naman ang malakas na agos sa Valenzuela area ng Tulyahan River. Nakabawas ng trapiko ang pagpapauwi sa mga bata, subalit sila din na nakikita ang kalimitang naglalaro o naglalangoy sa mga tubig bahari na naglalagay naman sa kanila sa delikadong sitwasyon.
At dahil nga sa mga kabataan ng mga ito, hindi alintana, sobrang kasiyahan pa ang makikita sa kanilang mukha. May mga proyekto rin ng DPWH at iba pa mga ahensya ng pamahalaan ang nakahinto. Ito'y dahil naman sa lakas ng ulan at taas ng tubig. Yun nga lang, mapapansin ding naiwang nakatiwangwang ang mga proyektong ito at delikado sa publiko dahil posibleng mahulog dito dahil pantay na ang tubig sa kalsada at di na halos napapansin ng mga motorista. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina. Samantala, may good news naman ako para sa ating lahat. Palalakasin pa ng Telebisyon ng Bayan ang paghahatid ng makabuluhang balita at impormasyon sa mga kasunod ito ng pag-aproba ng Governance Commission for Government-Owned or Controlled Corporations sa bagong organizational structure ng himpilan. Inaasahang tutugon ang naturang reorganization sa mga pagbabago at pangangailangan sa aspeto ng komunikasyon gaya ng digital broadcasting. Sa ilalim ng Republic Act 10390 o ang PTV Revitalization Act, tatanggap na rin ng commercial ads ang PTV kung saan gagamitin ang pondong makakalap mula dito para sa operasyon at modernisasyon ng himpilan. Bukod dito, bubuo rin ang PTV ng mga bagong programang nakatuon sa edukasyon, agham at teknolohiya, kultura at palakasan na layuning itaguyod ang diwa ng nasyon at magbigay inspirasyon sa bawat Pilipino. At ayan na po ang aming mga nakalap na balita ngayong Huwebes ng umaga. Naway nabigyan namin kayo ng magandang simula ngayong araw at saludo tayo sa Commission on Human Rights para sa adhika nito na iangat ang moral ng bawat Pilipino. Ako po si Ara Perez. Balik na sa inyo, Francis at Vivian. Maraming salamat, Ara Perez. Samantala, pahabol lamang ng mga mensahe. Good day, MK Francis V. Good morning din, Daddy Ellie Bonifacio, Lynn De La Torre, Nati Rose, Karina Loida. Salamat mula kay Liza Manuel ng Tropang thank Ganda. Thank you. Morning po. Yes, greet ko lang po ang aking kuya na malapit na mag-birthday, si Kuya Albert Dasera. Siya po ay si Geraldine Dasera. Southern Leyte. Ganda umaga, Miss Vivian. Guwapong Kuya Francis. Thank you. Mamumusta lang po ako sa mga pamangkin ko dyan sa Morong Rizal. Sana mag-ingat kayo. Mula po yan kay Tito Dads and Lolo of Dolores, Eastern Samar. At para po sa mga nagtatanong ano, ng mga numero. Yung nag-text sa atin, ang dami. Ang dami, sobrang dami. Nagtatanong po ng numero ng PIDEA. Ito po, ano, ang kanilang smart number 0999-888-7332 o 0999-888-PIDEA para madaling tandaan. Okay. At ang globe nila 0927-915-0616. At bago tayo magtapos, batiin ko lamang ng happy, happy birthday ang pinsan kong si Mark Albert Santos mula dyan sa Bustos, Bulacan. Mark? Dito na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Bisyon. Pero po para sa mga katututok lang, meron po kaming delay telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13 at replay sa PTV Channel 4. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cansino, nag-iwan ay isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Sa ngalan po ng Radyo Bisyon family, God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.